May imumukbang na naman yung tatlong kwago. Ala, si Mickey Mouse. Happy na naman ang ating mga kwago ah. Tagal-tagal na kasi nung last na kumain sila ng daga. Buti na lang may nagbigay sa amin. Nanguli daw nila tong daga sa ginagapas na tubo. May nagpaani kasi ng tubo dito sa amin. At pagkaganyan ay maraming dagang bukid. At oo, dagang bukid dito. Kaya don't worry, it's very very clean. Paalala na rin ah. Baka may mga sosyal dyan. At mga maarte. Ang video na to ay hindi para sa inyo. At baka mandiri ka. Baka magsuka ka at ako yung sisihin mo. Bundakan kakaroon. Heto na nga at pinasok na namin sila Chinchan at Sue. Dito kasi namin sila pinapakain sa loob. Pag sa labas kasi ay delikado. Basi bala sila yung makain ha. Nagkalat kasi yung mga aso dito. Baka dumugon sila. Di, patayin. Ito na nga, ready na yung daga. Ay, hindi pala. Ready nang makain yung daga. Huwag ka namit sa ilagahaw. Gusto mo? Ito na nga, papakainin na natin sila. At alam kong gutom na mga to. At pati ako'y natatakam na rin. Charot lang. Ito na nga, una nang lumapit si Sue. Nakita niya siguro. Masarap yung magpapakain sa kanila. Ay, este yung kakainin nila. Ay, yan na nga, kumuha na siya. Tinawag ko na rin si Chan. Madalas yan kasi magingay kapag gutom na siya. Pero sa totoo lang, siya pa lang pinakamarte. Tapos siya pa yung madalas na nahuhuli sa pag-ubos ng pagkain. Minsan, sa tagal niyang kumain. Inaagaw pa ni Sue at Chin yung pagkain niya. Pabibig, kasi eh. Ito naman si Sue yung pinakamatakaw. Dalok-dalok oh. Tignan nyo, nalamon niya agad. At kung napansin nyo, nilagyan ko na siya ng tanda sa paa. Nakakalito na kasi kung sino si Chin at si Sue. Halos magkamukha kasi sila. Binigyan ko na rin si Chin. Base, bala magtampo siya haw. Ito at susubuan na lang kita. Tignan nyo kung paano niya ito lunukin. Paborito pa naman nila to. Tapos tay part pa yung sa kanya. Pagbuy ka namit-namit oh. At pagkatapos niyang lunukin ay binigyan ko siya ulit. Kaya parang nabitin siya. Pari na naman si Sue. Umihingi na naman siya oh. Mukhang kukulangin na naman tayo ng pagkain na. Parang ubusin mo pa lahat oh. Tignan nyo tong si Chan. Hindi niya pa nakakain yung binigay ko kanina pa. Tapos si Chin at Sue nakadalawa na. Ano kaya man Chan? Ang sarap-sarap pa naman ang pagkain nyo ngayon. Ako na lang siguro ang kakain nito ay. Huwag ka namin pretuho na oh. Pero totoo talaga masarap ang dagang bukid. Nakatikim na ako isang beses. Sinabihan kasi ako ng mga taga dito. Nasubukan ko raw. Parang manok lang daw yung lasa. Ay ti, sabi ko subukan ko eh. Ay baka sabihin nyo nakakadiri. Huwag kayong mag-alala at galing yan sa bukid. Dito kasi sa lugar namin. Bawal ang maarte. Baka sabihin mo nakakadiri. Ikaw yung kainin ko gusto mo. Charot lang ah. Ito na naman si Chin oh. Kumain na naman oh. At tignan nyo kulay puti yung tai niya. Ganyan yung kulay ng tai nila kapag palaka isda o daga yung pinapakain sa kanila. At halos walang amoy. Mas baho pa ganigurong baba mo ay. Charot lang. Nangitim kasi yung ipot nila kapag broiler na manok yung pinapakain namin sa kanila. Tapos sobrang baho pa. Kaya madalas isda na lang yung binibili namin. Tanawa si Chin oh. Sarap na sarap sa daga ba? Teka kanamit ay. Iba talaga kapag daga yung kinakain nila. Talagang makakarami sila. Nagbabalak na rin kami ng parami ng mga daga na nabibili sa pet shop. Yung kulay puti na daga ba? Mabilis lang daw kasi paramihin yun. Tsaka para hindi na rin kami mahirapan na maghanap ng pagkain nila. Isa pa ay para makamenos din sa gastos. Sa takaw ba naman ang mga alaga namin? Ubus gid ang kwarta. Kaya susubukan namin magparami ng daga. Baka meron dyan sa bahay nyo. Ibigay nyo na lang sa amin. Nang mapakinabangan natin. Para mabawasan din yung mga peste sa kalibutan. Para happy lagi yung ating kwago. Itong si Chan talaga oh. Hindi pa rin niya kinain yung binigay ko. Kanina pa niya kinagat kagat. Ikaw na lang yung kagating ko siguro ay. Ambot sa iyan niya. Katagal niyang kumain. Baka busog pa to siguro. Marami din kasi siyang kinain kagabi. Palaka pa naman yung kinain nila. Baka di pa natunawan. Kaya siguro wala pa siyang gana. Pero tinatry niya rin lunukin, di ba? O di kaya masyadong malaki. Kaya ganyan. Pero sure ako. Nakaya mo yan ah. Kasi believe in you, Chan. O ayan na. Ti, siling ko gid. You made it. At dahil diyan, bigyan ng jacket Chan. Pabebe, si mo kainin mo rin naman pala. Papansin ka lang ah. Ito na nga, oh. Parang busog na yung dalawa. Pero itong si Chin kain ng kain oh. Walang karte-arte. Very good si mo ah. Uy nga pala, may nagtatanong sa akin. Kung nakakalipad na raw ba sila? Ang sagot po ay medyo po. Pero dito lang po muna sa loob ng aming bahay. Delikado po kasi kapag sa labas. Baka kasi ay makalayo sila. O di kaya ay mahuli sila ng ibang tao. O di kaya ay hantingin sila. At baka di na sila makabalik. Marami pa naman dito nagbabaril ng mga ibon. Kaya delikado kung sa labas sila. Kaya na naman baka sabihin nyo kinukulong namin sila. Mas okay na ngayong ligtas sila kaysa mapahamak sila sa labas. Hindi pa nila kasi kaya mabuhay sa labas. Kaya tama na yung pagmamarunong mo. Pukin ko ulo mo karun. Charot lang. Napakarami kasi nagmamarunong dito. May kanami tampaon na. Ang dami-dami silang sinasabi pero hindi naman nila naiintindihan yung sinasabi nila. Parang hindi nag-iisip. Sinasabi nila they should be back in the wild. English ka pa. O, ikaw na lang kay balik ko sa wild. Kaya dusapat ang itsura mo. Charot lang. Yambot sa inyo da. Sa mga gustong ibalik sila sa wild. Ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo ah. They cannot live in the wild yet. Abaw English ba? Tama naman siguro yung English ko no. Bas iba-ibas nyo na naman ako ha. Bas si Chan o kumakain na naman oh. Dako-dako pa. Very good si Chan ba? Nakarami na naman siya ngayon ah. O tignan nyo. Nilamon niya lang yung ulo ng daga. Aba ang takaw-takaw ba? Ay busog na naman ang mga kwago ah. Hey, hindi ba kayo happy na buhay sila? Naligtas sila habang nandito sila sa amin. Na mula sa pagkasisiw ay ganito na sila kalaki. Hindi mo pa napapanood yung una nilang video ay panuurin mo na eh. Para mas lalong maintindihan kung bakit sila andito sa amin. Kaya kaway-kaway dyan sa mga viewers natin. Na alam yung kwento tungkol sa kanila. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Sana ay mabuhay pa kayo hanggat sa gusto nyo. At sa mga kontra sa amin, sumbaganin na lang ta. Charot lang. Kung kontra kayo ay sige lang ah. Opinion nyo yan eh. Wala na kaming magagawa dyan ah. Basta happy lang kami kasi napalaki namin sila ng mabuti. Basta happy-happy lang tayo ah. At sana happy rin tong mga kwago na to. Na kahit papaano ay natulungan namin sila. Nanabigyan pa sila ng chance mabuhay. At naniniwala ako na may rason kung bakit sila napunta sa amin. Hindi sinasadya kundi itinadhana. Abaw ka namin ah. Sana all destiny. Sa sunod sana jowa naman itadhana sa akin. Para ako naman yung alagaan. Yung mga kasama ko habang buhay ba. O hindi ka ba? Charot lang. Kasi alam ko yung mga kwago na to. Iiwan din nila ako. Parang yung ginawa niya sa akin. Sakit-sakit gidya. Biro lang ah. O tignan nyo sila oh. Happy happy sila no. Nakaka-proud lang talaga na nabuhay namin sila. Akala ko nga dati hindi sila magtatagal sa amin. Pero look at them now oh. They are so big na. Ang cute na nilang tignan. Kaya maraming salamat po sa inyo talaga. Kayong mga laging sumusubaybay sa amin.
namin. Isa rin po kayo sa rason kung bakit namin sila naaalagaan ng mabuti. Dahil sa suporta nyo. Sa mga tips na binibigay nyo sa amin. Sa mga idea sa pag-aalaga sa ibon. Marami po kami natututunan sa inyo. Damo, ugid nga salamat sa inyo. Hanggang dito na lang ah. Ingat kayo, bye-bye.